Good morning mga kasyudad! Medyo marami-rami na din ang naibahagi ang Love City na kwento ng iba't ibang tao, lugar at advokasya. Kaya paminsan-minsan ay gusto din naming ibahagi ang aming point of view sa mga kwentong ito. This time ay hindi lumipad ang team, kundi lumipad ang inyong lingkod na si Den mag-isa papuntang Iloilo. Ika nga ni Ninong Rai, ang videong ito ay guide na may purpose na 3 ways. Ito ay una, kung kayo ay working from home or working from anywhere, epektibo ito kasi hindi nyo na kailangan mag-leave sa work. Siyempre, case-to-case basis ito. Bahala kayong dumiskarte at magpaalam sa mga boss nyo. Labas ako dyan, Brad. Pangalawa, kung mahilig kayo sa mga culture, heritage, photo walk, at trip lang mag-food trip, ay swak na swak sa inyo to. At pangatlo, ito sa tingin ko ang pinakatipid at pinakabasic na travel guide sa Iloilo City. Kaya masabi ko din na ito ay abakada o ang biyahe ko din, ang inyong basic travel guide. Diba, another Tito joke? Last na yan, promise. Kami ang Love City, may misyon na ibahagi ang mga natatanging kwento sa Pinas, sa ibang bansa, o maski sa Mars, pwede din. Kung nais ninyong sumama sa ganitong paglalakbay, tara kasyudad, add to tack! Ito ang first time kong sumakay ng eroplano matapos guluhin ng COVID-19 ang life natin. Medyo kabadot na ang papa pero keri lang. So fast forward tayo ng konti, naging matiwasay ang biyahe at nakarating na ako sa tutuluyang ko accommodation. Ito ay Ongban Pension House located sa Ledesma Street, Iloilo City. Kung hindi ka choosy ay sulit na ang stay mo dito. For just 330 pesos a night ay may matutulugan ka na, may free wifi ka pa. Siyempre nagdala din ako ng prepaid wifi para carry pa din mag work from anywhere. Pero in my case, hindi ako nawala ng connection sa pa-free wifi ni Ongban. A little discarte lang is if you could request ng 330 pesos worth na room na may bintana para dagdag ventilation, ay solved na. Okay, so let's begin. So maganda magsimula tayo sa Arroyo Fountain, o ang estatwa na may apat na babae na nakaharap sa Hilaga, Timog, Kanluran at Silangan. Ito ay nagsisilbing kilometer zero o reference point ng Iloilo o reference point din ng buong Panay Island. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Dati-rati kasi ang mga babae sa estatwang ito ay naka-half naked at may mas kurbadong gulma. Wala pang nagsasala na pamantayan noon, ngunit kalaunan ay pinag-utos ng mga pari na i-redesign ng estatwa. Siyempre, ligtas points. Hindi kalayuan sa Arroyo Fountain ay ang Museo Iloilo. I suggest na pumunta tayo dito para magkaroon tayo ng solid Iloilo 101 lessons. Hindi ko na i-share ng todo ang kaalaman na napulot ko dito para mainganyo po kayo na pumunta ng museo. Dito din kasi kayo makakahingi ng suggestion kung saan kayo pwedeng pumunta, depende sa preference nyo. Na-tsempoan ko na nag-accommodate ang staff na kahawig sa looks at sa salita ng ating beloved late Miriam Defensor Santiago, na apparently taga-Iloilo City. May manok akong bukay, ginulang ko sa niway, dagdaog pero patay. When I was small, I used to say that, repeat and repeat, thinking that it will be transferred from one generation to the next generation, but our millennials today do not know all these things because they are now focused on their gadgets. Dina-amaze ako dahil may pasong trivia pa si Auntie. Thanks po sa knowledge, Auntie. So lakad ulit tayo mga kasyudad. Ilang metro lang mula sa Museo Iloilo ay may building signage na Prison of Iloilo. Hindi ako pumasok noon kasi akala ko existing jail pa din siya. Pero nung ini-edit ko ng videong ito ay nalaman ko na museum na pala siya. Next na miss ko yun. So move on na lang tayo at hanap ng gagalaan pa. Isa sa masasuggest ko talaga is if mahilig kayo sa mga lumang bagay o building, puntahan ninyo ang Calle Real o JM Baza Street. Dito ninyo matatagpuan ang mga lumang building para siyang eskolta ng Iloilo. Sulit mag-photo walk dito at para kang nag-time travel, pero ang pangunahin na pumukaw ng aking atensyon ay ang lumang tren sa Plaza Libertad. Kilala rin siya sa tawag na Iron Dinosaurs. Ang train system na ito ay gamit para magkarga ng tubo o sugar cane sa Kabisayaan. Ayon sa marker na nakita ko, ito ang natatanging railway system sa labas ng Luzon. Ang dating railway system na ito ay may habang 117 kilometers at nagkaroon ng ruta mula Iloilo City hanggang Capiz. Ang Panay Line ay naging operational mula 1907 hanggang 1989. Teka, ginutom ako sa patrivia ko. Malapit lang sa Plaza Libertad area ang Biscocho House, syempre marami nito around Iloilo City, ang piyaya na on the spot niluluto at ang malaalamat na siopaw ng Robertos. Sinubukan ko din ang mga usual street foods bilang suporta sa mga lokal at bilang suporta na rin sa limited kong budget. Bilang usapang pagkain na tayo, kinabukasan ay pinuntahan ko agad ang La Paz Public Market. Siyempre dito commonly matatagpuan ang famous La Paz Bachoy.
Sulit din na suyuri ng palengke kapag naglalakbay kasi dito ko na-feel na immerse ako sa pagkakakilanlan ng isang lugar. Napansin ko din sa Iloilo ang signages na Linaga. Akala ko typo error lang pero medyo sikat pala siya dito. Sa mga Ilonggo dyan, ano po ang kaibahan ng Linaga at Nilaga? Sorry mga boards, hindi ko na nalaman locally kasi na-busy ako kaka-food trip. Ang sarap kasi mag-food trip sa palengke. So syempre, after mag-food trip, kailangan ko maglakad-lakad uli para bawas exercise fats. Hanggang sa napadpad ako sa Haro Football Field. Dahil extrovert ako, nakachika ko ang coach ng Haro Football Team na si Coach Noche. Medyo napuntang usapan namin sa football love ng mga taga-Western Visayas. Napagchikahan din namin ang Barotac Nuevo, ang football capital ng Pilipinas. Barotac kasi ano naman hindi mo talaga makuha na yan sa kanila. Football is life for them. Sakto na lamang ko na piyesta doon during my Iloilo stay. Na-realize ko nung time na yon na parang hinihila ako ng universe na gawin ang kwentong football capital ng Pilipinas. Kung hindi ka pa kasyudad, mag-subscribe ka na para abangan ang kwento ng Barotac Nuevo Iloilo at paano mas nahumaling ang mga Ilonggo sa football kaysa sa basketball. Isa ring notable feature ng Iloilo City ang kanilang 9 kilometers long esplanade. Binabaybay nito ang iba't ibang distrito ng Iloilo. Masabi kong magandang pagkakabuo nito at well-placed ang mangrove sa ilang gedli ng ilog. Isa pang kinaganda nito ay marirelax kang tumambay sa gilid ng ilog, makapamayungit ka rin ng isda, makapag-jogging ka din, at higit sa lahat, makakapag-bike ka ng maayos. Sa totoo lang ay naiingit ako sa mga Ilonggo dahil well-structured ang bike lanes nila dito. Mapapasana all ka na lang talaga. Ay sa mga LGU dyan na iba, baka naman naiingit tayo sa Iloilo bike lanes, please. Balik tayo sa usapang lumang building. Ngayon ay nagtaka ako kung bakit halos napanatili ng mga Ilonggo ang kanilang lumang buildings. Ito ay napag-alaman ko mula sa staff ng Museo Iloilo. Siyempre, snippets lang ulit. During liberation time, when the Americans know that there were still Japanese soldiers in a place, they dropped bomb to that place. But Iloilo City was never been bombed, never been damaged, or never been destroyed during the Second World War. Why? During the Japanese occupation, our governor, Dr. Fermin Karam Sr., he wrote a message on the ground using the lime powder in white, apog, saying that there were no Japs in the city. So the pilot was able to read the message. He waved his hand. After 15 minutes, he came back and dropped that message. Will you read it loud, please? Inside the glass. We got your message and told headquarters. Signed the name. Yes, those are original. They placed that message inside that white cloth bag. They put sand in the bag to make it heavy so that when dropped, it will not be blown by the wind. And that bag was picked up by our governor. There's also the date there, March 20, 1945, at 10:15 in the morning. So we're able to preserve our old churches, old buildings, houses, and many others. At your back, kilala natin ang mga Ilonggo sa kanilang malambing na pananalita. Tila hindi lang sila sa salita malambing, kundi pati sa gawa. Katunayan nito ang kanilang pagpapahalaga sa sining, arkitektura at kultura. Katibayan nito ang mga magandang graffiti, museums na nakatayo, hindi lang sa downtown Iloilo at maging sa Mandurriao area. Katibayan din nito ang mga tradisyon at pagkain na binubuhay pa din maski ilang unos na sa kanila ay ihain. Evident din ang Velfrey Tower, plazas, at ang mga lumang simbahan sa syudad na ito. Bilang parang nag-reset ako sa paglalakbay, parang nag-reset din ang aking kamalayan sa pagpapahalaga kung anong meron ako ngayon at ito ang tinuro sa akin ng paglalakbay na ito. Alright, next stop ang summer capital ng Antique, ang bayan ng San Remo. Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Lab City ay ginagawang aming 200% effort para ibahagi sa inyo mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3 plus 1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayong mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Lab City crew. Kung gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho.
Kung saan kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais ninyong sumama sa aming paglalakbay, tara ka syudad, adto ta!